Huwag nyo na kasing gawin para hindi na kayo mapahamak, para hindi masayang ang pagod nyo. Isa nating kapwa content creator ang gumawa ng video para mag-advise sa ating kapwa content creators na huwag siyang tularan sa kanyang nagawa. Hindi na pwedeng ma-monetize ang kanyang profile o ang kanyang videos na ginagawa kahit anumang pagsisikap na gawin niya. Kailan ba natin marirealize na talagang hindi pwede na gumamit tayo ng hindi ating video? Kung kailan ba mayroon ka ng violation at saka mo palang maiisip na hindi talaga tama ito. Ang nangyari sa kanyang account ay nagkaroon siya ng limited originality violation. Ano nga ba ito? Ito yung video na hindi sa kanya, then hindi man lang niya ito na-edit or hindi man lang niya na-enhance. Ina-upload niya agad ito. Yun yung una na gawa niya. Then yung ikalawa sa limited originality violation ay kung kumukuha ang isang content creator ng mga iba't ibang video sa iba't ibang pages, then i-compile niya ito at saka niya i-upload. Hindi rin yun po pwede. Madidetect at magidetect yan ni Meta kung nakakagawa tayo ng mga labag sa kanyang community standard. Kung lalabag tayo sa kanyang rules, di ba meron yung consequences? Ang ikatlong dahilan ay ang pagre-repost. Ang repost ay na-post mo na dati, then ipinost mo na naman ngayon. Siguro pwedeng gawin ay i-delete na yung una. Kung gusto mong mapanood ito ng mga followers mo, dahil mas marami kang followers ngayon, pwede mo na siyang i-post. Pero dapat na-delete mo na ito doon nakaraan mong video. Kaya ano yung lesson dito? Talagang hindi pwede kay Meta yung mga pinagbabawal niya. Kapag nakalabag tayo sa policies niya, asahan natin na meron itong consequences. Iwasan natin na mangyari sa atin na masayang pagod. At mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. Di ba mas masakit kung million views na yan tapos saka mo pa i-delete. Kaya ngayon pa lang maging masunurin na tayo sa policies ni Meta. Yun lang. Have a beautiful day.